Tanang! Maganda yung ano natin. Maganda yung topic natin. Good morning, good morning. Maganda po yung topic natin sa araw na ito. Tungkol ho ito sa BIR. Ha? Lalabas naman dito eh. BIR dilat... Ano ba? Hindi eh. Diversionary tactic. 2018 tax amnesty. Panaylabas ngayon ng balita ng BIR. Recently, may na-offline kandado na naman dyan sa may Baguio branch daw. Baguio, dyan sa, hindi sa Baguio, ah, kung hindi dyan sa San Juan, may Baguio Street dyan eh. Isang restaurant, Chinese restaurant, kinandado. Pero hindi tungkol sa kandado itong ating pag-uusapan. Kung hindi dito, yes, sa bago kong libro, ini-invite ko ho kayo na bumili ng bago kong libro. Para hindi na ho kayo ha, makotongan pagdating sa audit ng value-added tax. Kasi minsan hindi nyo maintindihan yung audit ng value-added tax. Eh, mga nag-audit sa inyo, hindi rin marunong mag-audit. Yung mga BIR officials, eh, puro bata yan eh. Kagagraduate nga lang eh. Oh, gumawa na ako nito para pwede nyong i-check. Hindi lang yung mga BIR officials, kundi yung mga incompetent na CPA. Tsaka incompetent na mga lawyers na kinukuha ninyo, nagmamagaling sa value-added tax, eh hindi naman pala alam. Pero hindi yan yung topic natin. Ang topic natin ngayon is BIR, diversionary tactic. O, basahin nyo tong news na to, galing to sa Manila Bulletin. Ha? Sinasabi na ine-encourage yung mga taxpayer na makipag-compromise sa BIR. O, ang tanong dyan eh, sino ba yung mga taxpayer na pwede makipag-compromise sa BIR? At ano ang epekto niyan kapag ikaw nakipag-compromise? Ang problema sa balitang to, alam mo yung mga yung balita sa mga dyaryo tungkol sa BIR, gusto ko pagsasampalin eh. Bakit? Kasi yung mga balita, hindi nila inilalagay yung totoong source nila. Sino ba yung nagsalita? Sasabihin, legal officer. Eh, sino yung legal officer? Eh, daming legal officer sa BIR. So, minsan yung balita, hindi totoo eh. Ha? So, ito ay questionable. Okay? So, sinasabi nila, yung ABS-CBN daw, ha? Ewan ko kung anong ABS-CBN to, kasi ang daming kumpanyang ang pangalan, ABS-CBN eh. Nakipag-compromise daw sa BIR. Nagbayad ng 3 million na equal to 40% of the basic tax. O, di kung 40% ng basic tax yan, very simple. 3 million divided by 40%, makukuha mo na yung basic tax. At ine-encourage because of this. Ha? Alam mo yung media publicity. Hmm? Inuuto nyo kami. O, so, media publicity. Ha? Ginamit yung media, kaya pinablicize. Media publicity. Okay. So, hindi ko nire-recommenda yan. Kasi merong 2018 ha, tax amnesty. Sir, ano ba mangyayari sa 2018 tax na amnesty? Sa 2018 tax amnesty, ito nagbayad siya ng 3 million 40%. This equals to 1 year ha, no headache. Yon, no headache. Para malaman nyo kung anong... Pag nagbayad ka ng, nakipag-compromise ka kasi, itong tawag dito, compromise settlement. O yan, compromise settlement. Iba naman po yung compromise penalty, tsaka na lang natin yung i-discuss. So, pag nag-compromise settlement ka, ang ginagamit mo rito ay Section 204, Tax Code. Ayan. Para nakikita nyo kung ano mang pinanggagalingan ito. Ha? So, using Section 204, Tax Code, ginamit ng ABS-CBN na yung 40% compromise rate, kaya nagbayad siya ng 3 million. So, dahil dyan, nakatipid siya ng tax o hindi na siya ma-audit ng BIR civil 1 year. Natanggalan siya ng 1 year. Pero kung titingnan mo yung tax amnesty, kapag nagbayad ka, nakasulat sa BIR, sa ilalabas na tax amnesty law based sa Senate bill at House bill, pag nagbayad ka ng 40% dun sa assessment ng BIR na naging final and executory,
ang benefits mo hindi 1 year. 2017 and prior year. Ibig sabihin, kung ABS-CBN ka, at ikaw ay ABS-CBN na, at ikaw ay 50 years old na. Okay. So, ibig sabihin, mula December, mula yung incorporation mo 50 years ago, ha, hanggang December 31, 2013, nagbayad ka lang ng 3 million, ay exempted ka na sa lahat ng tax liability mo. Ha? From incorporation equals 50 years na yan. Eh. Mag-50 years na yun. Oh. So, ibig sabihin, ha? Kung 3 million equals 50 years, magkano lang yung binayad mong tax para ma-exempt ka sa tatlong klase ng liability? 1, civil, 2, criminal, and 3, administrative. Samantalang ito, dalawang liability lang yung iyong na-solve. Ano yun, sir? Ano yung liability? Administrative and civil. Hindi pa kasama yung criminal. Kasi pwede ka pang balikan. Okay? Walang guarantee yan. Kasi ang nag-guarantee lang sa'yo, CIR. So, kung mali si CIR, pwedeng baliktarin yan ng susunod na CIR o pwedeng baliktarin yan ng Department of Finance o kaya ng Office of the President. Kaya, yung news na sinasabi, oh, mga taxpayer, makipag-compromise settlement na kayo sa BIR hanggang hindi lumalabas ang tax amnesty, wag na wag po kayong sumunod. Sabi ko, follow the tax code or the law. Don't follow BIR officials or officers' advices or recommendation. Karamihan yan, pabor sa kanila kasi ang gusto nilang mangyari, i-deprive ka using their tactics na makuha mo yung mas malaking benepisyo ng 2018 tax amnesty. O sige ha, kasi susunod, ito kasi tungkol sa merger to eh. Tuturuan ko kayo papaano i-resolve ang mga tax cases na mag-erupt using merger. Hanggang sa muli! Kita tayo!